Binatin ang anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya ay naghihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At kayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa kaluwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo rin Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay Setyembre 14, kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Tayo pong lahat ay sumabot manalangin sa ating buhay na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pananampalataya dito sa parokya ng St. Clement Anguno Rizal, magandang gabi sa ating lahat. At kasama ang ating mga viewers ngayon, nanonood sa kanilang gadgets, magandang gabi din sa inyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito. Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa iyo, Panginoon. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo, mga anak. Iyong dinggin ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya't ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipuli na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik doon. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaong pagkuwari balat kayo'y matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambin. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi siya wawasakin. Kung siya may magalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Na maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maliniklohod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang anak, kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang tao, matapos umatin ng misa at ang ebanghelyo na inatinan niya ay tungkol po sa krus. Kung ibig ninyo man sumunod sa akin, limutin ang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Pag-uwi sa bahay, kinarga niya ang kaniyang misis, na-blast ang misis, namumula. Akala ng misis na second honeymoon, kasi first honeymoon 15 years ago, tagal na, sabi ng misis, ano ito, darling? Second honeymoon ito? Ang sweet-sweet mo. Ganon ang sabi ng misis. Sabi naman ni mister, parang ganon, darling. Pero, ginawa ko ito dahil sa narinig ko sa ebanghelyo at humilya ng pare, ang nais sumunod sa akin, limutin ang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. At gusto kong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, kaya kinarga kita. Opo. Mga kapatid, common understanding natin about cross is problem.
trials, persecution, criticism, prejudices, mga indifference, ingratitude, mga sakit, dagdagan natin, COVID-19, Delta, pang-correct. Pero, in a deepest sense of understanding about cross, kung ibatay natin sa ating ipinagdiriwang ngayon sa September 14 na the exaltation of the cross, pagtatampok sa cross ni Kristo, at ipinagdiriwang natin as piyesta. Anong ibig sabihin ng pagdiriwang ng piyesta? Di ba triumphant? Triumphs. So, there is victory sa cross, mga kapatid. Sa tingin ng Diyos, ang cross is not a burden, but blessing. Napansin ninyo at hindi nyo napansin? Pansinin natin. Bakit pag alis ng bahay, magsasign of the cross? Kumain, magsasign of the cross. Sasakyan ng sasakyan, sign of the cross. Puro signing of the cross. Ang kahulugan ay ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos through signing of the cross. Sa pamamagitan ng cross, tinubos tayo, niligtas tayo ng Diyos. So, the cross is power. So, the moment we make sign of the cross, hindi ibig sabihin itataboy natin si demonyo. Parang correct, pero ang tamang kahulugan talaga, the moment we make sign of the cross, mga kapatid, kayong nanonood sa atin sa online mass ngayon, ay glorifying God. Glorifying God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ganun naman talaga. Ano po? So, ang cross is not a burden, but a blessing. A cross is not a scandal, but a way to salvation. Daan ni Kristo sa pagliligtas sa atin, mga kapatid. Yon po. Sa first reading, sa aklat ng bilang, Book of Numbers, noong nagreklamo ang mga tao kasi dinala ni Moises from Egypt to the desert, reklamo sila. Ano ba ito? Ikot-ikot tayo dito. Wala na tayong makain, mainom. Papatayin niyo ba kami dito? Ayon, nagreklamo ang mga tao kay Moises. Then, ang mga taong reklamador, mga kapatid, ay pinadalhan ng Diyos ng ahas. Yung pinadalang ahas, physical ahas, yun, talagang nanunuklaw siguro. Ano yun? Yung makamandag, no? Talaga. Pinadalhan ng ahas. Maraming tinuklaw, maraming patay. Ayun. So, nagsisi ang mga tao, lumapit kay Moses. Moses, Moses, sulungan ninyo kami, humingi sa Diyos na paalisin ang mga ahas na ito kasi nauubos kami. So, si Moses naman, very close sa Diyos, Panginoon, na humiling ang mga tao na paalisin mo daw ang mga ahas. Ayun. Pinaalis ang mga ahas, pero maraming mga naghihingalo. Sabi ng Diyos, Moses, gumawa ka ng tanso. Yun bang ahas na nakapulupot sa isang kahoy? Yun ang simbolo ng mga medical doctors ngayon, nakapulupot. So, healing yun. Napansin nyo yan, healing. So, ilagay mo doon sa dulo, Moses, at sabihin mo sa mga tao na tuklaw ng ahas, tumingin sila. Yung ahas na ginawa doon, yung tanso, no? Then, yung mga natuklaw, physically natuklaw sila. Then, yung ang tumingin doon sa ahas na ginawa ni Moses, physical eyes.
Nung tumingin sila, gumaling sila lahat physically. Take note, gumaling sila lahat physically. That's in the first reading. Sa gospel, meron ding binanggit doon, is not physical ahas, but spiritual ahas. At dahil spiritual ahas sa gospel, spiritual eyes din ang titingin. Sabi, kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, itataas. O tingnan ninyo. Itataas ang anak ng tao. Yun ang ibig sabihin, yung sa Calvary. Itataas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya, ibig sabihin, ang sinumang tumingin, spiritually, kasi spiritually sumampalataya yung ibig sabihin eh, sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw, mga kapatid. So, pag-usapan natin kasi medyo maganda. Ano ba ang spiritual ahas na tutuklaw sa ating spiritual life? Yung kaluluwa natin, tutuklawin ng spiritual ahas, mga kapatid. Ang mga spiritual ahas na tutuklaw sa ating kaluluwa, yung mga anger, galit. Yung mga envy, yung mga chismis. O yun. Yung mga kasakiman. O yun. Makasarili. Ito po ang mga maituturing natin spiritual ahas na tutuklaw is not our physical body but our spiritual body, our soul. Ayun. Yun po ang unang aral mapupulot natin doon, mga kapatid. So, titingin tayo sa spiritual na ahas na si Jesus. So, ang ibig sabihin ng to believe, ang sino mang sumampalataya is accept. Ang ibig sabihin ng to believe the crucified Christ is to accept. Tanggapin mo si Jesus as your personal Savior. At kung tatanggapin natin si Jesus, tatanggapin mo at pagsikapang isabuhay ang kaniyang utos. Ano ang utos ni Jesus? Love your enemies. Malinaw. Ano ang utos ni Jesus? Gawan mo ng mabuti ang napupuot sa iyo. Ano ang utos ni Jesus? Pagpalain mo ang mga sumusumpa sa iyo. Idalangin mo ang mga nangaapi sa iyo. At ito pa ang maganda, sabi ni Jesus, kasi tatanggapin natin. Kung may magsampal sa iyong kanang pisngi, ha? Makinig kayong mga nanonood sa atin. Kung may magsampal sa iyong kanang pisngi, lalo kung nagtalo kayo ng husband mo, inaway mo ang iyong husband, Mrs., dahil hindi kumpleto yung intrigo na sweldo. Then, maingay ka, nabibingay si Mr., sinampal ka sa kanang pisngi. Sabi ni Jesus, ibigay ang kaliwa. O, kung gusto mong sumunod kay Jesus, ibigay mong kaliwa. Okay sa inyo yan? O, ayaw nila. Ayaw niyong sumunod kay Jesus. O, kayong mga nanonood sa atin, kaya niyong ibigay? Dito natin malalaman kung totoo ba yung ating pagsunod kay Lord. Baka ang pagsunod natin kay Lord, puro lang simba, rosary, nobina, procession. Pero kung pakinggan ang iyang kanya mga salita, parang mino sa restaurant. Di ba kung kakain tayo ng, sa restaurant, bibigyan tayo ng mino, namimili tayo, ito, ayaw ko to kasi nakaka-diabetes ito. Ayaw ko to, nakaka-high blood ito. Ito, masarap ito. Parang minuh ang aral ni Jesus.
Yes, mahirap naman talaga, pero wala tayong magawa. Eh, gusto natin pumasok sa langit. Ayun, mga kapatid, to believe is to accept ang kanyang mga aral. Pangalawang aral mapupulot natin dito ay, sabi ni Lord, kasi cross ang pinag-usapan natin. No? Ang ibig ni naman, sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Requirements yun. Hindi pwedeng maging followers tayo ni Kristo sitting pretty. Mayroon ka talagang papasanin. At ang cross na tinutukoy dito, mga kapatid, sabi ko sa unahan, yung sabi, common understanding, problems, trials, mga sakit. Tama. Pero ang cross talaga na tinutukoy ni Kristo dito na papasanin natin, walang iba ay ang God's will. Kalooban ng Ama. How come nagiging cross ang kalooban ng Ama? Look at the crucifix. Kayong mga nanonood sa atin sa online mass, kung mayroon kayong crucifix dyan, titingnan ninyo, may dalawang hugis iyan. Vertical, horizontal. Yung vertical, yung isang dulo pointing sa langit, sa Diyos. Yung isa pointing sa earth, sa lupa. Particularly dito sa anguno. Galing ng Diyos, sabi ng Diyos Ama, yung vertical, sabi, "My children, love your enemies." Then yung horizontal, kalooban ng tao, "Ayaw ko kasi nasasaktan ako, na-insulto ako." So, ang kalooban ng tao, yung horizontal, sumasalungat doon sa vertical kalooban ng Diyos. So, makatuwid, nagiging cross ang kalooban ng Diyos sa kalooban natin. Sabi ni Lord, pasanin mo yan. Pasanin mo ang pagpapatawad. Yun, malinaw. Pasanin mo ang kababaang loob. Okay ba sa inyo yan? Oh, yun mga kapatid. So, ipinagdiriwang natin ngayon ang exaltation of the cross. Every cross is a blessing. Kaya nga, kung cross mo ang husband mo, blessing yan. Cross ang anak mo, blessing yan. Cross ang kapitbahay mo, chismusa, blessing yan. Magsitayo tayo at atin pong tataas sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya't ibinigay ang kaniyang bugtong na anak upang mamatay sa cross para sa atin. Ang ating tugon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng cross, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng cross, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, nawa ay makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo,
bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit, nawa ay makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo, nawa ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay may pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tumubusin ni Jesus sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig na masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kada kilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang sibang naganap sa buong daigdig. Uspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis aming Papa, ni Francisco aming Obispo, ninuli ang kanyang katuwang na Obispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalislisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos ang makapangyarihan. Kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon at din at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa pagkat sa iyo ang kaharian, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maliwanag. Ang cross is not pabigat but blessing. Ang cross is not a scandal but salvation. So, malinaw. Kung sino mang cross natin, sa katabi natin ngayon o sa, dyan sa bahay ninyo, pasanin mo yan at sumunod ka kay Jesus. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, shalom, kapayapaan at kalinaw sa mga bisdat. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, ito ang ating Panginoong Jesucristo, the suffering Messiah, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsiluwag po ang lahat. Panalangin at pasasalamat sa pagkakatatag ng parokya bilang dambanang pang-diocese.
Panginoon naming makapangyarihan at puno ng kagalingan, inihahandog po namin sa iyo ang aming mga papuri at pagsamba. Ikaw na maamo at matuwid, puno ng pagmamahal sa iyong mga lingkod. Kinikilala mo kami at ang iyong simbahan na itinaguyod at pinakaingatan ng aming mga ninuno bilang tanggulan ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Buong kagalakan po kami nagpapasalamat sa biyaya na ang aming parokya ay naitalaga bilang lambanang pangdiyosesis ni San Clemente, bunga ng pagpapala at pag-ibig mo sa amin. Nananalangin kami na pag-alabin mo ang aming mga puso na patuloy na maglaan ng oras at panahon sa mga gawain patungkol sa pagkakaisa at ikapapayapa ng iyong simbahan. Igawad mo sa amin palagian ang iyong liwanag upang manatili kaming tapat sa aming gampanin. Matutong mapagkumbaba na ang tanging hangad ay ang kadakilaan mo sa patuloy na pagtatagumpay ng iyong simbahan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng banal at martir na si San Clemente ay maging matatag kami sa pananampalataya at maging kasangkapan sa pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa buong bansa. Matularan nawa namin siya sa pamamahagi ng iyong mga biyaya sa pagtupad namin sa mga tungkulin sa iyo at bigyan ng pananabik ang aming mga kaluluwa na maglingkod palagian sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, kaisa ng mahal na Birheng Maria at ni San Clemente na iyong martir at aming pintakasi. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalasalo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating buhay na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Muli po, magandang gabi sa lahat. God bless you all. Enjoy your dinner. Cristo, Panginoon, amin.